lahat ng mga nanonood ng aming virtual presser sa araw na ito. Narito po muli kami sa DSWD upang magbahagi ng ulat hinggil sa implementasyon ng Social Amelioration Program o SAP. Ngayong araw, kasama po natin si DSWD Secretary Rolando Joselito D. Bautista. Magandang hapon po sa inyo, Secretary Bautista. Magandang hapon din sa iyo, Director Irene, at sa lahat ng ating mga nanonood. Ayon po sa ika-26 ng Agosto na datos, higit 81 bilyong piso na ang naipamahagi ng DSWD sa umagitan ng manual at digital payout sa halos 13.5 million ng mga pamilyang benepisaryo ng SAP. Kabilang dito ang mahigit 1.3 million na benepisyaryo ng 4-piece, halos 5.9 million low-income non-4-piece na mga pamilya, abot sa 3.2 million na mga waitlisted low-income non-4-piece na mga pamilya sa buong bansa at mahigit 1.7 million na mga waitlisted na mga pamilya mula sa mga ECQ areas. Sa ngayon po ay nasa 95% na ang ating naaabot na target sa pamahagi ng ikalawang bugso ng Social Amelioration Program. Patuloy na ipapamahagi ng DSWD sa tulong ng mga financial service providers ang ayuda sa mga kwalipikadong beripisaryo. Maraming salamat po, Secretary Bautista, sa inyong pungulat. Ngayon naman po ay sasagutin natin ang ilan po sa mga katanungan na ating natanggap. Unang tanong po, Secretary, may panawagan ng ilang opisyal ng pamahalang lokal na ipaubayan na lamang sa kanilang pamamahagi ng SAP sa ilalim ng Bayanihan 2 instead o halsakalit na ipadaan ito sa DSWD. Ano po ang reaksyon ng DSWD hindi ito, Secretary? Ginagalang natin ang mga opisyal ng pamahalaang lokal at ang kanilang posisyon hingil sa implementasyon ng SAP. Hintayin po natin na may pasa ang Bayanihan 2 dahil dito po nakabatay kung paano ang implementasyon ng ikatlong bahagi ng SAP. Gaya po ng lagi nating binabanggit, susunod po tayo sa kung ano ang nakasaad sa batas. Ang DSWD at ibang mga ahensya ay takapagtupad ng batas na may papasa ng ating Kongreso. Kapag naisabatas ang panukala na ito, makikipag-ugnayan ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang maayos na implementasyon ng programa na nakasaad dito. Maraming salamat po, Secretary. Pangalawang katanungan, may mga report kami na natatanggap na kasama sa unang pamamahagi ng SAP. Pero daw po, sa pangalawang tranche, ay nawala po sila. Posible daw po ba ito, Secretary? Posible po ito dahil ang pangalawang bahagi ng SAP ay para lamang sa mga specific na lugar na nakasaad sa Executive Order No. 112 Series of 2020 at ng memorandum ng Executive Secretary noong May 22, 2020. Ito ay ang mga sumusunod na lugar, Region 3, maliban sa Aurora Province, National Capital Region, Calabarzon Region, Probinsya ng Benguet, Pangasinan, Iloilo, at ang mga lalawigan ng Cebu, Bacolod, at Davao. Ang Albay Province at ang Zamboanga City ay saklaw din ng pangalawang tranche batay sa memorandum na nilagdaan ni Executive Secretary Salvador Meljaldea noong May 2. Dagdag dito, sumailalim sa validation at deduplication process ang mga listahan ng mga nakatanggap ng second tranche. Sa prosesong ito ay naalis ang mga hindi kwalipikado at nakilala natin ang nabigyan ng dobleng ayuda. Dahil nabigyan sila ng double payment, hindi na sila bibigyan ng pangalawang tranche ng ayuda. Salamat po, Secretary, sa inyong kasagutan. Pangatlong tanong po, ano po ang status ng mga payout o yung binabahagi natin tulong o ayuda sa mga drivers?
Base po sa August 25 na datos, umabot na sa 150,695 TNVS PUB driver family beneficiaries sa buong bansa ang nabigyan ng ayuda para sa ikalawang bugso ng Social Amelioration Program. Salamat po, Sec, sa inyo pong update hinggil sa ating mga drivers. Pang-apat na katanungan, ano po ang ginagawa ng DSWD upang matulungan naman po ang mga beneficiaryo na nabiktima ng mga fraudsters o mga phishing scams? Kung kayo po ay naging biktima ng phishing scam, makipag-ugnayan lang po sa DSWD o sa mga financial service providers at agaran naming ipararating iyan sa NBI Cybercrime Division upang makapagsagawa ng agarang investigasyon at matugunon agad ang mga kaso ng pananamantala. Patuloy po ang pagpapaalala ng DSWD sa ating mga beneficiaryo na huwag ibahagi sa iba ang kanilang mga mobile personal identification number, one-time PIN, at iba pang reference number sa sino mang humihingi nito. Muli, hindi po hihingiin ng DSWD o ng FSP ang sensitibong impormasyon na ito. Maraming salamat po, Secretary, at inyo pong naipaliwanag ang kasagutan sa tanong po niyan. Pang-ibang katanungan, Secretary, kumusta po ang pagsagot ng ahensya sa mga reklamo o hinaing ukol sa implementasyon ng Social Amelioration Program? Sa pamamagitan ng aming Agency Operations Center, patuloy po ang pagsagot namin sa mga reklamo at hinaing na aming nakukuha sa iba't ibang mga communication platforms. Sa katunayan, mula Hulyo 27 hanggang Agosto 16, nakatanggap kami ng mahigit 12,000 na tawag, mahigit 94,000 na email, at mahigit 110,000 na mga reklamo na pinadadala sa pamamagitan ng YSERB. Mayroon kaming mga kawani na nakatutok at tumatanggap ng mga tawag, email at mensahe, at ito naman ay agaran naming tinutugunan. Maraming salamat po, Secretary. Inuulit lamang po ng DSWD ang mga hotline numbers at ito po ang mga sumusunod. Para po sa inyong mga mensahe, text only 0918-912-2813. Para naman po sa mga tawag lamang, maaari niyo pong kontakin ng mga numerong 0947-482-2864, 0916-247-1194, at 0932-933-3251. Maaari niyo po kayong tumawag sa aming mga landline numbers. Ito ang 8931-8101-207, local 555. Maaari niyo po kayong mag-email sa sapulipanses@dswd.gov.ph. Kayo din po, maaari niyong gamitin ang pinakabagong portal na usaptayo.dswd.gov.ph. Secretary, meron lamang po tayong mga katanungan mula sa Facebook. Ang una po ay mula kay Maria Teresa ng Taguig City. Pakiimbestigahan naman po dito sa Taguig. Marami dito naka third wave na. Samantala kami, wala pa po kaming second tranche. Na-text na sila ng Paymaya tapos Smart pa nila naman. Ano po bang nangyari, Secretary? Una po sa lahat, dalawang tranches lamang po ang Social Amelioration Program batay sa bayanihan to heal as one. Pinapaalalahanan natin na sumailalim sa deduplication process ang listahan ng mga nakatanggap ng first tranche. Kung kayo ay naipabilang sa clean list, makakatanggap po kayo ng mensahe mula sa ating financial service providers. Antayin ninyo lamang po ang abiso ng ating FSP dahil ang pag-credit ng ayuda sa inyong account ay may kaukulan din na schedule. Para sa karagdagang kasagutan, maaari kayong tumawag sa Field Office NCR sa numerong 0961-581-6090, 0961-581-6090,
0963-0964-9991-8734-8635 at 8733-6279. Salamat po, Secretary. Pangalawang katanungan mula rin sa Facebook. Mula po kay Marinel Tolentino ng Caloocan City. Regarding daw po sa kanyang sap, meron pa po ba siyang maaasahan? Kay Ginang Marinela or Marinel, kung kayo po ay nakatanggap ng first chance o kabilang sa waitlisted at matapos ang deduplication process ay lumabas na hindi kayo kabilang sa mga duplicate o ineligible beneficiaries, ay makakatanggap pa rin po kayo ng inyong ayuda. Antay lamang ang abiso ng ating financial service providers dahil gaya ng aking nasabi, ang may kaukulang schedule ang pag-credit ng ayuda sa inyong account. Binanggit ko kanina yung mga contact numbers, kaya open po yan, pwede po kayo tumawag kung gusto po sabihin ang detalye ng inyong hinaing. Salamat po, Secretary. At muli, maraming salamat kay Secretary sa kanya pong mga kasagutan o pagpapaliwanag sa mga katanungan po natin pong natanggap. Patuloy lamang po kayong magpahatid ng inyong mga hinaing, sugestyon o reklamo sa pamamagitan po ng mga communication platforms na aming pong ipahatid o na aming pong nabanggit. Gayun din po sa official Facebook account ng DSWD. Secretary, bago po tayo magtapos, meron po ba kayong panghihingan sa akin? Muli po ay nais nang bigyan diin na lahat po ng mga kwalipikadong beneficiaryo ng ikalawang bugso ng Social Amelioration Program ay mabibigyan ng ayuda. Ginagawa po ng ahensya ang lahat ng makakaya nito upang matapos ang pamamahagi ng ayuda sa lalong madaling panahon. Aminado po kami na maraming mga naging pagsubok sa pamahagi ng SAP, kung kaya't humihingi po kami ng pasensya at pag-unawa mula sa ating mga kababayan na naapektuhan nito. Bago po matapos ang pamamahagi ng ayuda, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa aming mga naging katuwang sa implementasyon ng programa. Kabilang po rito ang mga local government units, local social welfare and development offices, Bangko Sentral ng Pilipinas, financial service providers, ang ating mga AFP at PNP, ibang mga ahensya ng gobyerno, mga benepisyaryo ng SAP, at higit sa lahat, sa ating mga kawani mula sa DSWD na hindi alintana ang banta ng pandemya at patuloy na nagbibigay ng maagap, mapagkalingang serbisyo sa ating mga kababayan. Mabuhay po tayong lahat. Muli, isang magandang hapon sa ating lahat at manatili po tayong ligtas. Maraming salamat po, Secretary Bautista. Bago po tayo magtapos, muli namin pinapaalalahanan ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung ating mga beneficiaries na tatanggap ng kanilang ayuda mula sa ating mga partner financial service providers. Kung maaari lamang po, huwag ipamigay ang inyong mobile personal identification number 119 o iba pang mga reference numbers sa sino mang humihingi nito. Muli, hindi po hindi ng DSWD o ng MSP ang sensitive information nito. Dito na po nagtatapos ang ating programa.